gustong aksidente. Yung mga aksidente kasi kadalasan hindi natin yan nilalaanan ng budget. I am Glenda Balasabas from Cagayan de Oro City. Last June 14, galing kami ng meeting sa Davao. Usually, nag-plane kami. And then, unluckily by that time, walang flight na available. So, nag-bylan kami with my colleagues. Apat kami. And then, somewhere in Bukidnon, na-accidente kami. Hindi na niya makontrol yung manubela. Binangga niya doon yung sasakyan namin. Kasi ang mahogan ni punong kahoy, pag hindi niya binangga doon, mahuhulog kami sa bangin. Tulog ako by that time, pero pagising ko, wala, parang nasa pelikula na, nabangga na kami. May mga rescuers na dumarating. Luckily, ako naka-seatbelt ako. Yung katabi ko, hindi siya naka-seatbelt. So, tumilapon siya sa harap. Wala namang nasabi sa amin, buhay namin kaming lahat. May mga fractures yung kasama ko. Ako walang fracture, but ang dami kong bruises all over my body. And then yung left lung ko, yun yung nabugbog talaga. Nasa hospital na ako, nung nangyari yung accident, nawala talaga sa isip ko na may OBI insurance ako. Yung direct mentor ko talaga, siya yung nag-reach out for the OBI insurance. Siya yung nag-facilitate ng email kasi by the time recovering pa ako, nahihirapan talaga ako, hindi ako makapagsalita ng maayos eh. Automatic talaga yung mga reply nila, may mga hinihingi sila na documents. So paglabas ko ng ospital, nakuha ko lahat ng mga dokumento, ipinasa ko sa ECCDO branch. Mga after a week lang, nag-feedback na sa akin yung taga-head office ng OBI na na-receive na nila yung mga documents na hinihingi nila and unprocess na yung claim ko. And then mga ilang araw lang, approved na, inaantay ko na lang na dating yung check-in kung saan ko kukunin sa ECCDO branch. OBI talaga ako laging tulong, na-refund ako, may mga medical reimbursement ako natanggap at saka may medical allowance pa ako during yung time na na-hospital ako. Ang laking tulong talaga. Dahil sa accidenting yun, na-appreciate ko talaga ang insurance.